Ngayon po, nakakaranas tayo na medyo maliwalas pa noon sa malaking bahagi ng bansa. At meron tayo na mamonitor ng mga thunderstorm sa bahagi ng Calabarzon at ganyan din sa Mindoro provinces. At ngayon nakikita, easterlies po ang nakakapekto sa silangang bahagi ng bansa. Kapag easterlies o kaya ridge of high pressure area, ito yung magbibigay na maganda at maliwalas sa panahon. Bukod dito, wala po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, lalong-lalo na po sa Dagat Pasipiko. At sa araw nito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Aurora. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, asahan po na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may mga chance po na mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Ngayong araw po ay sa Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa lalawing bahagi ng Visayas at kasama rin ang buong Mindanao ay magiging maganda at maliwala sa panahon kung saan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang pabuwirin na may mga isolated na pag-ulan. At sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo mula July 22 hanggang July 24. Sa mga araw ito ay patuloy makakapekto ang easterlies at yun din ang ridge of high pressure area. Ibig sabihin ito ay magkatagal pa ang monsoon break sa bansa. Kaya inyo makikita sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao. Sa susunod na po ng tatlong araw, magiging maganda at maliwala sa panahon. Asahan din ang mainit na panahon, lalo-lalo po sa bandang tanghali o sa hapon. Inaasahan pa rin natin ang mga isolated na pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dulot ng thunderstorm. Sunrise ay 5:37 ng umaga. Sunset, 6:29 ng hapon.